morning, everyone. I'm Karen Davila, and we are reporting in Boracay on its opening day. We are live at the Cagban port. This is the jetty port where tourists are coming in. It is a big day for Boracay after 6 months of closure. It is open to the public once again, and it's expecting over 6,000 tourists to flood in today. So there's a big program on the island. You have all the secretaries that are part of the interagency task force to showcase the changes that they've done in Boracay in the last 6 months. The first phase of the rehabilitation is done. The second phase will continue. But the bigger question is the island ready to take in all these tourists? A day before the opening, we flew in with DENR Secretary Roy Cimatu and his regional directors on a C-130 flight to do last-minute inspections of Boracay. And I'd like to show you where we went all over the island and what he's discovered. I would like to see the product of what they have done for the past 6 months. There will be arrivals lang dito dadaan. Dito sila sasakay. Yeah, but before they go there, dito muna sila magpipicture-picture muna sila dyan. When they arrive in Boracay, they will immediately see this one, and I'm really expecting them to post a picture, a selfie there. Yeah, yeah. As a gesture that they're here already. Are you happy with the performance of the interagency task force? Yes, very much, and I would like to acknowledge or recommend or congratulate them. Said one of the reasons na nagkaroon kayo ng delay, ano ba to, sir? This is the main water line. Without this one, walang tubig yung Boracay itself. Because panggagaling kasi sa mainland yung tubig then dinadaan dito, ito na ngayon. Yeah. So kung i-disturb mo ito, mawawala ng tubig sa island. So we'll find a way kung huwag munang ma-disturb o kaya nilang ilagay nila itong i-redundant muna nila para in the meantime, para maalis ito. Sir, is Boracay ready for the influx of 6,000 tourists on its first day? Yes, I just heard the report of my regional commander here. Mm-hmm. There are about 7,000 rooms as of this date available. Okay, so 7,000 rooms available already. Ilan ba ang compliance so far, sir, sa listahan po ninyo? About 306 and we have about 7,900 rooms. Boo. Yes. Okay. Pagdating sa restaurants, it says here only 43 will open sa first day. Hindi ba parang ang konti nun? Malit. Hindi nga ito. Itong sabi nga nila ito, these are bars, sabi niya. Boo. Bars. And yung restaurant, sabi kanina 200. Okay. Restaurants, yes. Okay, look at this, no. Tignan natin to. Ito lahat, nasa Station 3 kami. Ito lahat, mga restaurants ito at hotels. Pero sarado pa po sila, sir. Yes. Okay, anong problema po nila, ba't sarado this stretch? Oh, yes. I suppose that there are some requirements that they have to undertake. And, yeah. I know that they're supposed to have about... if there are about 50 rooms here, they don't have any treatment plant. Yeah. They are not yet authorized to open. Okay, looking forward, ano ba ang pagbabago sa Boracay? What will really change in terms of how the island is run? Well, if you look at the beach ngayon, it's clean. Dati, maraming algae. Oo. And this algae talaga is attributed to pollution. Kaya, yan, medyo malinis na. Yeah. And these are even below, medyo super linis na. Kasi noon, 100 ang passing mo noon. Ngayon, it's only 18. Okay. Very well,
Ah, okay. At ngayon meron na kayong water meter, no? So alam niyo yung status. Yes, yes. Oo. Okay. Pero the sustainability of the island, anong steps? Kumbaga, what steps will you take to make sure na the changes you've made are sustainable? Well, yes, number one is the quality of water sa beach. Ito talaga number one na kung hindi natin ma-comply yan, hindi pa natin attain yung ating objective. Number two are the yung ismet, tawag natin ismet, yung dati kasi noon nakakarating na sila sa malapit sa tubig itong mga structures so pinalis ko lahat ito kaya wala ka nang in fact we are not allowing mga upuan dito, mga little bed ba parang ginagawang parang nagmamasahe. So hindi na pwede dito yon. Okay. Then pagkatlo yung solid waste, yung basura. Kasi noon talagang problematic yung basura rito. Pero ang ginawa ko, kung anong ma-accumulate ng basura for one day, talagang mapupunta na lahat doon sa mainland. Okay. Yung ating trip. Anong system na sa basura? Kasi ang Boracay produces, I think, 90 tons of trash a day. Yes. And dati, meron kay parang nandito lang yung landfill. Yes, 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 yes. Dito, may Smoky Mountain version sila dito. Yes, yes. Wala na. Anong plano na dun, sir? Oh, wala na. That will, ayun ko anong pangyayari later sa munisipyo yung paggamitan yon. Kasi ginawa ko, parang ano lang yon transfer area lang muna. Mm. Pag-collect sila ng midnight ang pag-collect ng mga basura. Oo. Then ililipat na kagad doon sa mainland in the evening rin, in the early morning. Yeah. Para pagdating ng umaga, clean slate na naman yan. So that happens the following day naman, ganyan. So okay. Wala ka talaga. Oo. Pero are you requiring each hotel to recycle or kumbaga segregate? Yes. They have to segregate. That. They are doing that. Okay. They are doing that. Oo. So parang ganun, plastic all in one, yes, biodegradable, bago nyo ilipat. Yes, yes. Ano ang penalty, sir, kapag ang isang hotel ay hindi sumunod? Yung mga violation ng mga ganyan environmental laws natin ay meron silang penalty every day non-compliance. So in terms of mga ganyan mga 10,000 a day ang mga mai-slap against them kung mga nagbabayre sila ng mga ganyan na environmental laws. Okay. Ang fear naman ng ilan is baka boring na daw ang Boracay. Bawal ang bonfire, bawal marigarilyo, bawal uminom sa beach. Ang dami-dami daw bawal, sir. Oo. Well, talaga we have to adjust. Kasi noon talaga na-anor na rin eh. Okay. Na-abuso na rin eh. So ngayon, yan na rin naman ang pupunta natin yung standard. But along the way, if we will find out na may mga adjustments to be made, pwede naman talaga, papasok lang naman sa kanilang establishments, they can do already, pwede na sila mag-inom doon. Pero kung pupunta talaga dyan, kasi maraming nakikitang basag na bote kasi dyan sa Boo. Oo. Kaya baka masugatan pa yung mga bata. So yun ngayon ang inaaboy namin. Okay, what about the future looking forward for summer 2019? Paano na to? How will you implement it? Kaya nyo, how will you keep it at a maximum of 6,000 a day? Anong system? What system will you put in place? Well, the enforcement, the system kasi does not call for some enforcement, yung mga following up yung pinag-usapan na regulations, ordinances, hindi nasusunod eh. So this time, we are making sure that this will not be violated. So ang ginawa ko talaga is mag-put up talaga kami ng establishment na namin, ng unit, opisina namin dito, yung DNR. Mag-i-in-place na talaga rito, talaga nagmumonitor para kung may violation, talaga ma-snap ka agad para naman they will understand yung pagka-stricto natin. Oo. And ang Boracay kasi is no more build, no? No, parang stop all building. No more future hotels, no more future restaurants. Ganun ba yun? Oo. Ngayon, stop na lahat ng mga constructions until yung carrying capacity ay ma-establish natin. Lumabas na yung carrying capacity. So it says that tama na, marami nang in place. So
hindi na namin papayagan na magkaroon ng new building. Yung mga construction sa na-stop noon nang habang linilinisan ito, ay they can resume kasi marami nang almost finished na na-stop na ngayon eh. Okay. Oo. Now, there were 9 watersheds in Boracay and I think 2 ang nag-disappear. Ano na ba nangyari doon? 7 na lang ang na-discover nyo. 7 na lang. 7 na lang. Yung wetland 5, hindi na namin makita. Yung wetland 7, hindi na rin namin makita. Pero walang nakapatong dun, sir? Marami. Ay, hindi nyo ma-demolish? That will be, abagan na lang natin kung ano mangyayari rito. Ano yung nakapatong dun, sir, sa wetland 5? Mayroon isang malaking hotel. Ano yun? Mukhang Crown, Crown Plaza ba yun? Crown Regency. Crown Regency. Oh, yeah. Oh. So, is there a possibility that Crown Regency might be demolished? I think there was a case before. Oo. Nagkaroon na ng case ito. And ang meron na yata ng konting parang decision na nangyari. Yeah. That technicalities yet. But this is subject to, subject to appeal ito. Eh. Okay. What about Watershed 7? Watershed, ito naman ang ito naman yung Kingfisher. Ito naman yung Kingfisher. Nakita ko. Yeah. Oh. That's wetland number, that was wetland number 7. Oh, but that's big. Oh. I mean, walang demolishing yon. This is subject to this will subject to mga legal kasi they are claiming that hindi naman wetland yon. But in the old maps na ginawa natin ay talagang isa wetland. Nung pa kasi meron kaming mapa that was what Boracay was in that area, ay in that period, wala pa yung mga buildings na yan. Nandiyan makita mo yung tubig, water, but not, ngayon wala na. So ang tanong ko nito, will you allow Crown and Kingfisher to operate even if you suspect it to be on top of a wetland? That is part of the That is part of the compliance. You have to be given a certificate of compliance by the DNR. And one condition of that is you are not staying in a wetland, you are not staying in an easement. Para mabigyan ka ng compliance. Okay, so for the record, yung Crown and Kingfisher cannot book guests. Oh yes, they are not yet compliant. So most probably, if they're on top of a wetland, will you permanently not open them? That will really be our next ngayon. Kasi inunahan muna namin itong mga things na sold. Okay. Pero ngayon, susunod na, pupunta na kami sa timberland, sa wetland. Oo. Ito na yung susunod namin. Okay. What about rainforest and yung forest area ng Boracay, the forest cover? Anong situation ngayon? We have about more than 100 buildings na nakatayo dyan sa 100 sa buildings? Yes. Oh my. Oh. What will you do? Yung mga houses, may mga yung mga residential houses, mga konti pa rin na siya pa yung mga yan. Yeah. Pero pag ganun, sir, kahit foreigner may-ari, will you demolish? Yan ang pag-usapan na namin, what will be the better option, Kasi tinitignan kung, but that is supposed to be the case because you are occupying a no-build zone, tapos nagtayo ka at the risk of being demolished in the future. Yeah. So that can be taken into consideration. Okay. The other option is about yung tinatawag na legal, pero this is an application with Flag T. Yeah. Forest Land Agreement for tourism. Yeah. Okay, pagdating sa indigenous peoples, sinabi ni Pangulong Duterte that he wants to give them land under the agrarian reform. Paano yun gagawin, sir? Yeah, well, we have already transferred about 7.9 hectares land here in Boracay to the DAR, and the DAR now is undertaking some measures for the distribution of this land to this natives here, some the Atis and some are the Tumandoks. Yeah. Tumandoks are the yeah. Ito, vernacular ng
original settlers. Oo. Okay. Ano ang pinakamahirap based on your 6 months para baguhin na ang Boracay, sir? Number one is the attitude of tao talaga. we can easily transform, malinisan natin ito. Pero yung attitude, kaya noong dry run, the first nakita namin na baguhin talaga is yung pagtapon. Nagkaroon kami ng isang ano rito, fair eh. Yung opening, yung salubungan ng ano. Tapos after diyan, meron konting silang iniinom na ano, iniwanan lang diyan sa mga katigyan. Sabi nga naman nila, naging viral ngayon eh. Sabi nga nila, ano sana ang ginawa ng tao na wala siyang nakitang trash can? Kasi meron nga naman sana trash can diyan, pero wala eh. So naghanap siguro diyan. Yeah. Pero wala siyang makita, linagay na lang dyan. Pero ano saan ang gagawin? Tinanong ko ng isang bata, isang estudyante. Sabi ko, ikaw, halimbawa na ganyan kayo, wala kang palagyan, anong gagawin mo? Sabi niya, iuwi ko sa amin. Doon. Ang tanong ng marami, sir, ang Boracay ba pang mayaman na lang? Kasi dinemolish na yung mga dormitories, yung mga 500 pesos a night. Usually, yun rin ang illegal eh. So, maiiwan to ng mga 5,000 a night. Hindi rin kasi, tignan mo kasi naman, yung mga karamihan ng mga establishment owners dito, they are not from Aklan. Only two hotels yata na medyo malaki are from Aklan at saka maliliit. Now, all the rest come from Iloilo and from Manila. Now, yung mga ano naman, medyo nagbe-build up na rin siguro sila ng capital, nagpo-put up na rin sila ng maganda rin nilang business for tourism purposes. Oo. So, what does that mean? Meron pang really, kumbaga may mura pang rate in Boracay? Na matitira? Oh, meron naman kasi actually hindi sila pwede magipag-compete talaga sa mga malalaki, matatasang bayad yung mga ano eh. Pero I would like to stress na napapansin ko kasi rito ang one of the reason why maraming nakatira rito sa island are yung mga workers. Yeah. Malaki masyado yung workers versus tourists. Mas marami pang workers kaysa tourists. So what did you do with the workers? Ang ginawa namin is na-demolish namin yung mga makeshift dormitories nila rito sa wetland. Ano? Dinemolish namin yan, linagay namin doon sa Katiklan, sa mainland. Sa pangalawa, tinignan ko, ito sa ito mga workers dito? Ilang percent ba from Boracay nagtatrabaho? Mas maraming galing pa sa labas. Yeah. So ang ginawa ko, sabi ko, ano kaya? Sabi ko sa mga hotel operators, make sure that about 20% of your work force naman should be from Boracay. Tama. And the people of Boracay, like the tatlong barangays yan, can be trained by TESDA for hotel and tourism purposes. Okay. Para naman, dahan-dahan natin naman, mabawasan yung mga workers dyan. Ito naman gagaling sa mga barangay, makatulong pa sila sa... Okay, so what's next after Boracay? Number one, who's gonna manage Boracay? Sino magbabantay, sir? Well, from now, kasi ang aming mandate, 2 years. Yeah, so, 2 years. 6 months na itong natapos, so 1.5 pa. And yung 1.5 years will go into rehabilitation. And we are coming up with an executive order ngayon na... yung shift ngayon from kasi ang leader ang chairman ngayon ng executive sa executive order ay DNR. Yeah. And yung co-chair are the DILG at saka yung Department of Tourism. Yeah. Pero dahan-dahan na mag-transition na from rehabilitation to tourism purposes. So we will be recommending that the next chairman now will be the Department of Tourism. Okay. What island is next? Oh. Well, okay. Maraming candidates. Maraming candidates. So you have Palawan, Panglao. Maraming nagsasabi na punta ka dito, punta ka dito. So we will be there. You'll be there. Would you consider this your greatest achievement so far? With humility, if this is really an achievement, this is one of the best because nakita ko naman, because when I go around here, nag-inspect ako sa mga projects, yung mga tao very, very appreciative what we are doing. Akala ko pa naman, ito nagsarado ito, ito yung mga... hindi naman parang they welcome me. So I was gratified ako. Yeah. The challenge now is sustainability and implementing it in the long run. Are you able to promise that you can do that?
Well, for the meantime, I will, will be helping in my capacity as the inner secretary. And if ever there will be a law, because only a law can, ngayon, to amend executive order for a special unit or a special organization para mag-authority to manage itong Boracay. Okay. And if that happens, I can be there for the transition mode para naman may spell out ko sa kanila yung necessity of maintaining Boracay.